Magandang umaga, Lord of Lectures, Sunday School. Ngayon ay araw na Linggo, kaya oras na para sa ating Sunday School. Mga bata, patuloy tayong manalangin na ang pandemic na ito ay matapos na para wala nang mga taong magkakasakit at para pwede na rin tayo ulit makita. Ikaw ba ay nananalangin araw-araw? Hindi ba na nakaraang linggo, natutunan natin na si Jesus ay nakikinig sa ating mga panalangin at tayo ay kanyang handang tulungan? Naalala mo ba yung pinuno ng pamahalaan? Lumapit siya kay Jesus at gumaling ang kanyang anak sa pamamagitan lamang ng mga salita ni Jesus. Kaya nga, tayo ay manalangin sa pangalan ni Jesus araw-araw. Ngayong araw, may bago na naman tayong kwentong maririnig. Pero siguraduhin mo, basahin ang papel na binigay sa iyo at gawin yung activity na nandoon. Yung mga binigay sa inyo ng inyong teacher. Ang aral natin ngayon at ang kwento ay mababasa natin sa aklat ng Lucas na makita natin sa bagong tipan ng Biblia. Sa ating mga kwento, marami na tayong nakilalang iba't ibang tao. Naalala niyo pa ba si Daniel, si Samuel, si David, at iba pa? Pero ngayong araw na ito, makikilala natin ang isa pang tao. Ang pangalan naman niya ay si Simon. Katulad na nakita mo sa larawan, si Simon ay isang maministra. Maagang maaga pa lamang si Simon at iba pang mga kasama niyang mangingisda ay pumunta na upang sila ay magtrabaho at manghuli ng mga isda. Marahil, matagal na sila sa ganitong uri ng trabaho, kaya alam na alam na nila kung ano ang tamang oras at panahon kung saan marami silang mahuhuli. Kaya nga, sila na ay nagsimulang maisda. Ngunit, malungkot ang araw ngayon sapagkat wala silang kahit anong nahuli. Hay, napakalungkot siguro na walang mahuling isda ang mga katulad ni Simon. Kaya nga, bumalik na lang sila. Sa kanilang pagbabalik, nalapit sa lawa ng Genesaret, doon ay napakaraming tao. Ang mga tao ay ipon-ipon upang sila ay makinig sa tinuturo ni Jesus, mga salita ng Diyos. Nang nakita ni Jesus na ang mga bangkang iyon ay walang laman, sumakay siya sa isa sa mga ito at ito ay pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Sumakay siya doon at siya ay nagsimulang para mangaral sa mga tao. Napakarami siguro talagang tao kaya kinakailangan ni Jesus na sumakay pa sa bangka upang makita siya at marinig ng lahat ng tao. Mga bata, mga tao ito mula sa iba't ibang lugar. Sila ay nagpunta sa lugar nito para lamang makinig kay Jesus. Sapagkat si Jesus ay napakabuti at magaling na guro, siya ay may karunungan mula sa Diyos. Ang mga taong nakikinig sa kanya ay nagagalak at makakatanggap ng pagpapala dahil sa mga aral na natututunan nila. Alam mo ba, hanggang ngayon, maaari pa rin nating marinig ang mga aral na itinuro ni Jesus. Tuwing tayo ay magbabasa ng Biblia, at tuwing tayo ay nakikinig sa aral mula sa Biblia katulad ng ginagawa natin ngayon, hindi natin kailangan na maglakbay pa sa malayong lugar para lamang marinig si Jesus.
Pwede natin siyang marinig kahit nasa loob lamang tayo ng ating mga bahay. Kahit na nasa quarantine pa rin tayo, kahit hindi pa tayo makapunta sa church, alam mo ba, pwede natin marinig si Jesus. Ikaw rin ba, nais mong makinig kay Jesus? Mabuti kung ganon. Laging magbasa ng Biblia at laging mag-Sunday school. Pagkatapos magturo ni Jesus, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magtamag po kaming napagod, ngunit wala kaming mahuli." Ngunit, dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganoon nga ang ginawa nila. At sila ay nakahuli ng napakadaming isda. Halos napunit na ang kanilang mga lambat. Nagpatulong pa sila sa mga kasama nilang mangingisda. Sa sobrang dami ng kanilang mga nahuli, halos lulubog na ang kanilang mga bangka. Namangha si Simon at ang mga kasama niya. Siya ay lumuhod sa harapan ni Jesus. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na mga isda ang iyong mahulihin." Ganito nga ang ating mababasa sa ating memory verse mula sa Mateo chapter 4 verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangisda ng mga tao." Sila ay tinawag ni Jesus upang kanyang maging mga alagad at mangisda ng mga tao. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sila ay tinawag ni Jesus upang ang mga tao ay makakilala rin sa kanila. Upang malaman nila ang tungkol kay Jesus at upang sila rin ay maligtas at mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Mga bata, ikaw at ako ay kinatawag ni Jesus upang sumunod sa kanya. Ano ba ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus? Una, lagi tayong makinig sa kanyang mga salita sa Biblia at gawin natin ang mga bagay na natutunan natin. Sikapin natin gawin ang tama at ang nais ng Diyos. Dahil tayo ay pinatawad ni Jesus sa ating mga kasalanan, sikapin natin huwag nang gawin ang mga bagay na makasalanan. Mahalin natin ng Diyos, sumunod at gumalang tayo sa ating mga magulang, iwasan natin ang makipag-away at pagsasabi ng mga salitang hindi nararapat. At higit sa lahat, ipaalam natin sa iba ang tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Kaya nga, si Simon at ang kanyang mga kasama, nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mula noon, sila na ay naging tagasunod ni Jesus. Manalangin din tayo at hingin ang tulong ni Jesus upang masunod din natin siya. Ikaw, tinatawag ka ni Jesus, anong isasagot mo sa kanya? Siyempre, ang isasagot ko, "Yes, Lord." Amen. Tinawag ni Jesus si Simon at ang iba pa niyang mga kasama. At marami pang ibang tao tinawag si Jesus upang kanyang maging mga alagad. Sa susunod na linggo, kilalanin natin ang mga alagad na ito na tinawag ni Jesus. Tinawag din tayo upang ibahagi ang tungkol kay Jesus sa lahat ng tao. Ipamanita mo, ibahagi mo sa iba ang natutunan mo tungkol sa ating Sunday school. Para sa linggong ito, ating kakabisaduhin ang Mateo 4 verse 19. Tutulungan ko kayong magkabisado ngayong araw na ito.
Subukan natin. Una, basahin muna natin ng tatlong beses. Mateo 4, verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Ulitin natin, Mateo 4, verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Panghuling ulit, Mateo 4, verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Sige na, subukan ninyo. Mateo 4, verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, "At gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Isa pa, Mateo 4, verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, "At gagawin ko kayong mga kabisado mo na ba?" Huli na ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, "At gagawin ko kayong mga nakabisado mo ba?" Kung nakabisado mo, pwede kang mag-recite kay teacher o kaya pwede kang mag-send sa akin ng video mo na nagme-memorize. Mga bata, sikapin nating sumunod kay Jesus. Hanggang sa susunod na linggo, paalam!